Hoy, gandang hapon sa inyo. Bilis ng mga araw, ano? Gandang hapon sa inyo. Yun yung aking monitor dito sa tabi ko. Meron akong Samsung tab. Alright. Well, ito, 10 araw na tayo. This is our 10th day. Gandang hapon po. Teka, bago lumala ang ating usapan, dito muna tayo, attendance. Attendance check. Ayan. Alright. Paki-fill out. Baka makalimutan ko eh. Responsibilidad sa ating bayan. Ayan. So yeah, fill that out. Attendance check. Ayan. Alright. Attendance. Yan. Meanwhile, anong topic natin ngayon? Ito. Validity. Alright? Validity. The mathematics of validity. Oh, tinanong ko kayo dyan sa Mentimeter discussions natin, discourse natin. Alright? Ang tanong ko, okay? Dito. Mali ah. Tulo ko na. Nasaan yung ating mentimeter? Mali ah. Saan ba yun? Dito. Good luck. Yan. May sumagot na ba? Yan natin. Yan. Okay. Most of you say some inkling of it. Well, ako din, personally, some inkling of it nung ako'y pumasok sa UP. Yan ang alam ko. Alright. Huwag nyo na ikukwento ha. Ako lang magkukwento ngayon. Pero huwag nyo na ikwento sa iba. Yung isang klase, tingnan nyo naman ang sagot. Talaga naman, no? Di ba ang ating hilig eh harmony, coherence, lack of contradiction, di ba? Ay tingnan niyo sagot na rin isang klase. Ang sagot na isang klase, yes. Alam namin kung ano ang good argument bago pa kami pumasok sa college. Eh pagkatapos din eh, tinanong ko, ano yung measure ng validity? Sabi nila, ang alam lang daw nila, some inkling of it. Hindi ba contradiction yun? Parang, wala isipan. Ay, ba't ko ba sinabi sa inyo, naku, baka ma-impluensya yung mga sagot ninyo, nakakanaloko na. Mali, si Professor De Villa. Kainis. But anyway, yan, most of you will say, some inkling of it, okay. Filipinos have always known what a good argument. Some inkling of it, kapareho natin. And marami rin nagsabi no. Wala nagsabi na yes. Alright? And I know the measure of validity. Sabi nyo, some inkling of it, consistent. Alright? Coherent ang sagot. Alright? And tama lang, makikita ninyo, meron tayong normal curve, merong outlier sa kaliwa, may outlier sa kanan, natural lang yan. Alright? Now, words in my language besides English that indicate validity. Makatotohanan. Alright? May kinalaman sa katotohanan. O sige, tama dyan. Pero walang masyadong ano, no? Walang masyadong consensus, di ba? Yan. Okay, good enough na yan, yung ating nakita na yan. At least hindi katulad nung kanina na ang sagot kanina ay alam na namin bago kami nag-college. Pagkatapos, tatanungin mo, ay ano yung validity? Ay, hindi namin alam. Naroko na. Alright, validity. Take note, ang validity, may mathematics involved yan. Alright, ano yung mathematics involved? All right. Yan ang ating ano eh, takbo ng usapan eh. Ito na yung inyong introduction to mathematics nga eh.
Okay, meron tayong pinag-usapan. If I am going to Spain, then I will need a passport. I'm going to Spain, therefore I will need a passport. Pinag-usapan natin yan, di ba? Ginawa natin ng mga symbolic representation. Pagkatapos, ito pa isa. If I am going to Spain, then I will need a passport. I will need a passport, therefore I'm going to Spain. Yan. O, eh ngayon, balikan natin yan. Alright? Now, si Aristotle, sabi ni Aristotle, ang dapat focus of attention natin para maintindihan natin yung ating pangangatwiran ay yung form ng ating mga katwiran. Alright, check. Sige. Salamat kay Aristotle. Pinag-aaralan natin yan. Ngayon, sabi naman ni George Bull, kailangan symbolic language ang gagamitin natin. Alright? Symbolic language. Alright, symbolic language. Check. Ginagawa naman natin. In fact, ito na ginawa natin. Ano? Sabi natin, if I am going to Spain, then I will need a passport. I'm going to Spain, therefore I will need a passport. Alright? Yan yung ating katwiran na ito. Alright? Yan. If I'm going to Spain, I will need a passport. I'm going to Spain, therefore I will need a passport. Oh, ito na yan. Tapos, dinagdagan pa natin. If I'm going to Spain, then I will need a passport. I will need a passport, therefore I'm going to Spain. Oh, ito naman yan. Yan. Alright, if I'm going to Spain, then I will need a passport. I will need a passport, therefore I'm going to Spain. Ito nga yan. Alright? Now, tanong. Anong ginawa natin? Ay, diare. Pinag-uusapan natin ng form at ginamitan natin ng symbolic language. O, oh, eh, maliwanag naman eh. Kita natin, o kung nga magkaiba ng form. Ari, eh, ang inaabtan ay P. Ari, ang inaabtan ay S. Ano yung sabihin na inaabtan? Eh, sa inyo, ang tawag ninyo, conclusion eh. Conclusion. Ay, sa akin, inaabtan. Bakit? Eh, itong ginagawa natin eh. Galing din eh, at galing din eh, ating tinutuntun are. Galing din eh, at galing din eh, ating tinutuntun are. Diba? Anong sabi ko? Inference. Pagtuntun. At ang gusto nating mangyari, yung ating isda. Ano yung isda natin? Yung ating argumento. Alright? Yung ating argumento, gusto nating sukatin. Alright? At pag sinusukat natin, hahanap tayo ng rules. Alright? Hahanap tayo ng rules. Anong rules in Filipino? Ang tawag natin mga a-li-ton- tunin. Ah, di ba? Hindi nyo alam yun, ano? Bakit ko nabanggit? Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? Magmula din eh. At saka din eh, maaari kong tuntunin na re. O, di ba? Ganito rin. Mula din eh, at din eh. Ano ito? Mga, dito natin ha. Ano ito? Mga batayan. Di ba? Mula din sa batayan na are at din sa batayan na are, maaari kong tuntunin ng ano, matuwid. Are ay hindi tayo sigurado kung matuwid pagdating din eh. Pero din eh, alright, dito matuwid na matuwid. Alright, kita naman natin matuwid. Hindi mo maiiwasan sa mga tuwid. Mula din sa batayan na are at din sa batayan na are, hindi maiiwasan kaya matuwid. Hindi pwedeng makakaliwa, makakanan, kaya nga sa makatuwid. Alright? Dini, pala isa pan pa eh. Kung sa makatuwid nga. Alright? But take note, yung ating expression, pagtuntun, galing dini, o, oh, alituntunin, pagtuntun. At yung mga alituntunin na yan, yan ang mga rules na gagamitin natin dini sa pagsukat ng ating ano, mga katuwiran. Kasi yan ang gusto nating mangyari. Susukatin natin ating mga katuwiran. O, ayos ba? Kagaling ano? Ngayon lang nalaman ninyo yan. Ano? Now, ito ang masama. Bakit masama? Ay, isinulat natin
in symbolic form. Isinulat natin in symbolic form. Pagkatapos, are, nakita natin, magkaiba sila ng form. Are ang inaabtan ay P, are ang inaabtan ay S. Pero ang tanong, nalaman baga natin kung ano ang meron are at din ay wala? Bakit? Kasi alam natin ito ay tama, wasto, ay are. Sabi natin, mali, hindi wasto. O ay anong meron din eh, wala din eh. O anong meron din eh, wala doon. Hindi natin alam eh. Sa makatuwid, itong ginawa ni George Bull at saka ni Aristotle, ay kulang. Kailangan dagdagan natin. Yan. Kulang eh. Hindi pa rin natin maintindihan eh. Paliwanag ko ha. Tingnan niyo. Alam naman natin na na are ay matuwid. Oh. If I am going to Spain, then I will need a passport. Kunyari, yan ay totoo. Indeed, I'm going to Spain. Therefore, I will need a passport. Sabihin natin, are totoo, ay nakikita natin, hindi maiiwasan, totoo rin are. Alright? Are naman, if I'm going to Spain, then I will need a passport. I will need a passport, therefore, I'm going to Spain. Now, are, iba naman ang inaabtan. Kung are totoo, are baga ay dapat ay hindi maiiwasang totoo rin. Now, focus din eh. Dito. Bakit alam natin na hindi maiiwasan? Ay kasi wasto. Ay bakit wasto? Ay kasi hindi maiiwasan. Napi ang aabtan. Ay bakit nga hindi maiiwasan? Ay kasi wasto. Ah, naloko na. Now, for all of us, I will bet that this is the case for all of us, ay kaya naman tayo eh very confident din eh. Kasi meron tayong past or prior experience. Halimbawa, past or prior experience, kung ako ay kakain, ay di kailangan ko ng pagkain, siyempre. Ay ako nga ay kakain, sa makatuwid, ay kailangan ko ng pagkain. Ayan naman eh buong buhay ninyo, alam na alam niyo yan. So, meron tayong past experience na pinagbabatayan. Ano pa ang sabi natin, past experience? Kung ako ay maliligo, sa makatuwid, ako'y mababasa. Kung ako'y maliligo, ako'y mababasa. Ay ako'y maliligo nga, ay di tsak na tsak, ako'y mababasa. Ay di ari tama din, wasto. Now, ang tawag dito sa ginagawa natin, analogy. Anong ginawa natin? Reasoning by analogy. Bakit? Ang ginagawa natin, meron tayong katwiran, hahanapan natin ng analogous situation na reliable based on experience, ari yung isa. Hahanapan pa natin ng another analogous situation based on experience, ari naman ng isa. Sila ay magkakatulad, sila ay analogous, alright? Analogous. Ari naman, pag tinanong, ay bakit ari naman ay mali? Ay sapagkat meron tayong past experience. Halimbawa, out of past experience, alam naman natin na totoo, ari, if I'm going to Spain, I will need a passport. Alam natin totoo. At alam natin, halimbawa ako, ay totoo yung aking kapitbahay, kailangan nga ng passport. Alright? Pero hindi ko pwedeng sabihin na sa mga tuwid, yung aking kapitbahay ay pupunta na Spain. Bakit? Hindi ko sasabihin yan. Bakit? Ay from experience, ay alam ko hindi sa Spain pupunta eh. Ang alam ko saan? Sa Japan. Bakit? Ay Japayuki eh. Yung kapitbahay ko, Japayuki. Ako kaganda. Ako sexy pa. Alright? But the point is, now we have here an analogy. And given this analogy, we are now questioning, ay, ari baga ay matuwid? Ay, ari matuwid? Kita naman natin. Alright? So, for most of us, we reason by analogy.
But because we reason by analogy, for most of us, kagaya ng sinasabi ni Nino ni Aristotle, ang ginagamit natin ay syllogism. Ulitin ko, dahil tayo ay napako sa paggamit ng analogy, ang ating pangangatwiran ay napako sa mga syllogism laang. Ano yung syllogism? Ay di, itong mga katwiran nga na ano, puro laang 1, 2, alright, na premises, 1, 2, alright, 1, 2, 1, 2, alright. Napako tayo dito. Bakit? Kasi ito lang ang kaya nating paraan para malaman natin kung matuwid, tama o hindi ang ating pagtuntun. Analogy. Yan. Ngayon, alright, sulat natin. Ay, ari lang ating alam eh, analogy. Naloko na. Alright? Dahil yan nga ang napako tayo dyan, lagi naghahanap ng analogy, ay naging syllogism lang ang ating tool sa pangangatwiran. Bakit syllogism lang? Kasi dadalawa ang batayan. Bakit dalawang batayan lamang ay ariang paliwanag? Bakit tayo nahilig sa dalawang batayan lamang? Oh, tanong. Dine. Wow, magdadagdag tayo ng tanong. Ay, dumami ng sumagot. Alright, dadagdag ako ng tanong ha. Sasagutin ninyo. Ano yung tanong? Madali ang humanap ng analogous situation na may tatlo o apat more na mga batayan. Alright, madali ang humanap na ano? Humanap ng analogous situation sa karanasan natin. O, ang unang sagot, yes. Ang sunod na sagot, no. Ang sunod na sagot, palaisipan. Alright? No answer. O, sagot nga. Sagot nga. Oh. Uy, dalawa agad sumagot ha. Mga sip-sip. Madali. Sige nga. Okay. Ano pa? Oh. Eh, talaga naman oh, tatatlo lang ang sumagot. Pero doon sa sumagot, lamang na yung no. Oy, lumabang palalo. 3. Habol pa yun, 2. Hop, 4 na. Oh, 5, ang lamang. Oh. O, konti pa. Konti pa tayo ng konti. Ah, magpapatugtog ako. Alam nyo, meron akong 26, 27. O, nawala na ako sa bilang. 27 yata na original na mga kanta. Ha? Pagka marunong kayo ng mathematical logic, madali lang ang gumawa ng mga original na kanta. Eh. Oh, okay. So, ito yung sasabihin ko sa inyo, batay sa experience, ay ganyan nga ang pattern ng mga sagot. Alright? Eh, halimbawa, ito na lang eh. Paano? Madali ba ga? Ha? Sabi nyo, madali. Paano kung gano'n rin ang paliwanag ko? A implies B. C implies D. Alright? Not B implies not A. Therefore, alright, therefore, ano?
paano ba natin ilagay? Therefore, B implies not C. O, hanap nga kayo ng ano? Hanap nga kayo ng analogy dyan. Madali ba ka? O, tatatlo lang argument, tatatlo lang batayan yan, ha? Isa, dalawa, tatlo. Naloko na. Kaya, talagang napako ang humankind din eh. Napako. Kaya wag kayong bastos, ha? Kita ko mga pinagsasasabi nyo sa mga troll ni Duterte. Mga pinagsasasabi nyo sa mga troll ng mga Marcos. Anong tawag ninyo? Tawag ninyo yung mga tabogo. Ay, wag naman. Alright. Eh, hindi naman nila kasalanan eh na ang alam lang nila yung analogy. Eh, sila ay mga ano eh, mga mere mortals. Pagbigyan nyo na, tayo naman eh talagang alam na natin yun. Tayo yung mga Asgardians. Alright. Eh, ganyan talaga. Ang pangkaraniwang tao sa mundo, ang alam lamang ay analogy. Ay pagka hindi natin yan inangat, beyond analogy, ay di mabubuhay tayo forever na ang ating mga kababayan ay ayan. 91% ay believe na believe kay President Duterte, mga tabogo nga eh. Ay di, ang kailangan natin, ang mission natin, we must go beyond analogies. At kaya nga ako yung nagtitiis din yung pagtuturo sa atin. Alright? So far, so good. Tingnan ko nga kung kayo ay nakikinig sa akin. Alright? Wala naman nagagalit ha sa aking mga sinasabi. Wala naman tabogo sa inyo. Okay. So, demokrasya tayo. Huwag tayong very judgmental sa ibang tao. Sapagkat sa totoo lang, ay hindi naman bigla na lang nangyaring may dumating na anghel galing langit at sinabi, oh, kayo ay matuto ng pangangatwiran beyond analogies. Ay hindi ganun na nangyari eh. Kailangan eh may konting trabaho. Alright. So ito ngayon, sino? Si Gottlob Frege. Ayan. Kung inyong binuklat, makikita niyo, ore. Si Gottlob Frege, siya yung nagdagdag sa kakulangan ni Aristotle at saka nino? Ni George Bull. Alright, salamat kay Gottlob Frege. Ulitin natin. O, yan siya, o. Oh. Yan. Noong, anong gusto nating mangyari? Teka, balikan nga natin. Itong gusto nating mangyari, sabi natin, may kulang eh. Alright? Itong kulang na ito, itong ating dadagdagan eh, at ang ating idinadagdag nga, ay si Gottlob Frege. Kita niyo yan, yan yung kulang. Ito yung ating panlagay. Fill in the blanks. Ayan siya. Alright? So, ipi-fill in the blanks ngayon natin. Noong 1892, big time to si ano eh, si Gottlob Frege. Kailan? 1892. Alright. 1892. Napaka-importante. Bakit? Natatandaan, 1860s, ito si George Bull, sumubok i-unify ang mathematics on the foundation of logic. Alright? Anong logic? Ay, Aristotelian logic. Yun lang available sa kanya eh. Alright? Gusto niyang i-unify lahat ng rules ng mathematics, style Euclidean geometry. At anong gagamitin? Aristotelian logic. Eh di fail. Nag-fail siya. Now, ang sabi ni Gottlob Frege, ay kaya nag-fail ari si Bull kasi merong hindi nakita si George Bull. Alright? Ito yung balak ni George Bull eh. Fail. Fail to. Ngayon, sabi ni Frege, eto na, sabi ni Frege, kaya nag-fail si George Bull. Ito kasi, limbawa, take the argument. Anong argument? Ito nga. All men are mortal. Natatandaan nyo, pinag-usapan natin ang mga pinag-aaralan ni Aristotle ay mga ano generalizations, di ba? All men are mortal. Socrates is a man. Alright? Therefore,
Socrates is mortal. Ang sinasabi ni Pregay, kaya itong plano ni George Bull na disgrasya, hindi niya napansin na ano, ang mga ganitong katwiran ay all about sets. All about sets. The set of all men. The set of mortals. Yan ang kwento dito. Alright? Meron kang set ng men, meron kang set ng mortal, at hahanapan mo kung ano yung kanilang, ano, anong ugnayan nila, paano sila nagtatama-tama. So, sagot, sabi ni Frege, what you need to do, you unify mathematics into a single system by using, alright, ito na yung sagot, by using set theory. So, makatuwid, alright, ita-translate mo, parang Pilipino, kinalanslate mo sa English. Ita-translate mo ang Aristotelian logic, alright, anong gagawin? Translate. Translate mo yung rules ng Aristotelian logic saan? Sa set theory. So, yun ang hindi ginawa ni George Bull. Sabi ni Frege, ay ako gagawin ko. So, tinranslate niya. And so, for the first time in the history of mankind, here it is. The very first in 1892, the very first, all right, unification of mathematics into a single system. Success. And so Frege became what? He became instantly a celebrity. Yan. He became a celebrity. Bakit? Eh po tayo na. Hindi nagawa ni Descartes, hindi nagawa ni Spinoza, hindi nagawa ni Leibniz, hindi nagawa ni Pascal, alright? Hindi nagawa ni Newton, hindi nagawa ni George Bull, pero nagawa ni Frege, apo tayo na, big time. Alright? Success. That's what happened. Alright? That's the reason why today, pag nag-aral kayo ng arithmetic, anong unang tinuturo? ID sets. Pag nag-aral kayo ng algebra, anong unang tinuturo? ID sets. Pag nag-aral kayo ng trigonometry, anong itinuturo? ID sets din. Ganun din, statistics, sets pa rin ang simula. Ay kasi, kasalanan niya ni Frege. Alright? Ayos. Ngayon, dahil may demokrasya, saan? Sa Europe. Dahil may demokrasya sa Europe, eh, alam naman natin ano bang epekto pag may demokrasya. Remember, pag may demokrasya, kaya napaka-importante. Kung walang demokrasya, walang philosophy. Kung walang demokrasya, walang science. Maintindihan niyo yan later. Alright? Ngayon, dahil may democracy saan? Sa Europe, ito ang nangyari. May isang bata, batang bata. Ito itsura niya. Batang bata. Ayan. Ay, hindi pala bata. Sorry, biro lang. Ito si Bertrand Russell. Yan ang itsura niya nung tinanggap niya ang Nobel Prize nung 1960s. Ay, matanda na itsura. Pero noong 1892, batang bata pa siya. 1892, a young kid. Alright? A young kid, 20 years old. Batang-bata, di ba? Kalalabas lang ng kaangat lang galing teenage. A young kid of the name Bertrand Russell, yan na nga. Sino si Bertrand Russell? Sumulat. Kanino? Kay Frege. Alright? Bertrand Russell wrote Frege. Alright? Sino si Frege? Ay di si Frege ay sikat na ano, first man to achieve a unification of mathematics. Alright? So, sikat. Bakit? Na-unify niya mathematics on the basis of set theory. Alright? Sulat natin ha, para hindi nang kakalimutan. Set theory. Anong ni-unify niya? Mathematics. Alright?
all the rules of mathematics combined in a unified system, very much like Euclidean geometry. Pero ang Euclidean geometry, rules lamang about space. Etong kay Frege, all the rules about, all the rules in mathematics. Yan. E ngayon, ito nga ang situation. Sabi nung si batang-batang Bertrand Russell, eh ano ba ang paliwanag mo ng sets? Alright? Sabi niya, merong set, isa lang ang member. Halimbawa, isang member, i-describe natin yung member. Bakit isa lang? Isa lang yung nag-fit eh. Alright? Pinaka magaling na teacher sa logic ng UP. Apo, tayo na isa lang yan. Alright? Kaya isa lang member. Kasi ito yun eh, ang description. Alright? Meron naman, yung set ay dalawa ang members. Bakit? Ay di yung mag-asawa ng pinakamagaling na teacher sa logic na UP. Ay di dalawa. Pwede rin naman tatlo. Alright? Yung mag-asawa at saka yung girlfriend nung pinakamagaling na teacher sa logic. Di love triangle. Tatlo nga naman. Kaya nga love triangle eh. Or pwede naman marami. Baka wala pang ang katapusan. A, B, C. Bakit? Kasi ang set na pinag-uusapan natin ay ano? Ang description ay even numbers. Even numbers of the natural number system. Edi kadami. Baka nga walang katapusan. Alright? So, maraming klase ng set. Meron namang isang set ay array. Ang tawag natin dyan, null set. Alright? What we call a null set. Alright? Now, ano yung pinapaliwanag ni Russell? Sabi ni Russell, yan ang isinulat mo eh. At saka, tama naman yung sinasabi mo. Alright? Sabi ni Russell. Tama naman yan. Alright? Now, notice, kamatis, sabi ni Bertrand Russell, what is going on? When you have a set, that is because you have a description. And when you have a description, then that means you have a set. Alright? When you have a description, that means you have a set. Alright? So, focus now your attention on descriptions. Alright? Description. Alright? So, ang gusto nating sabihin, when you have a set, necessarily you have some description. When you have some description, necessarily you have a set. So, they are actually synonymous. That's the reason why you get to have a null set. Why? Because you cannot describe. And when you cannot describe, you have a set, but it's a null set. Alright? Now, this is the problem. Bakit? Sabi ni Russell, ang ating sistema ng sets ay may butas. May problema. Something na walang coherence. Bakit? Let me give you a description. So, focus tayo ha. To have a set, when you have a description, that means you have a set. Alright? When you have a description, that means what? You have a set. Alright? You have a set, that means you have a description. Yun ang sinasabi. Dali ha. Alright? So, they are integral to one another. Alright? You have a description, you have a set. You have a set, you have a description. Alright. Now, let me give you one description. We've come across this before. Mimsies are borogroves. Sabi nga natin, di ba? When you have a sentence, it's meaningful if you know the truth and falsifying conditions. Sayari, inimbento ko lang eh. So, anong klaseng description ito? Alright, what kind of a description
is to say arboreal groves. Parang ang labo naman, ano? There's no description at all. That's nonsensical. Let me give you another one. Alright. Let me give you another one. Sandali, ha. Ano yung another one? Ito. Abracadabra is Spraken Heights. So, ano ibig sabihin yan? Hindi ko alam. Invento ko lang, eh. Alright, then here you have, similarly, another nonsensical description. In fact, the entire sentence has no meaning because we do not know ano yung truth and falsifying conditions. Alright? This description is Spraken Heights is meaningless. Now, let me give you another description. Something does not belong to a set. Yan. Iba ng usapan to. This is a well-formed formula in English. This is something that is, in fact, very understandable to everybody. Does not belong to a set. We know the truth and falsifying conditions involved. So this is, in fact, a meaningful expression. So, therefore, you have here a meaningful description. So, when you have a description, what does that mean? Alright, when you have a description, that means you get to have a set. And so, let's now come up with a set with a member X, and X corresponds to that which is described. But what is the description? The description is does not belong to a set. But the problem is precisely you have a description, we say there is a set. And when you look into the description is it does not belong to a set. So there you have what we call Russell's paradox or Russell's antimony. You remember, pinag-usapan natin the liar's paradox or yung St. Paul's paradox. Remember? Alright, this is called Russell's antimony, or sometimes called Russell's paradox. All right. Okay. Ano ngayon kinalaman yan sa ating usapan? Very simple. Remember. Bakit simple? Ari, tingnan nyo. Anong sabi natin? Ay may unification ng ano? Ng mathematics. Ayan na nga. All right. Yan ang unification ng mathematics. Eh, anong problema? Yung word set is paradoxical. The word set is paradoxical, therefore set theory is paradoxical. The word set is guilty of Russell's antimony. And therefore set theory becomes questionable. If set theory becomes questionable, all your unification of mathematics becomes questionable. Kaya ito si Prege, noong nabasa itong sulat ni Young Kid, binastos yung professor na celebrating matanda na, ay alam nyo yung nangyari. Ay, baka ako'y namimiss nyo na eh. Ang nangyari, ari si Prege, na ospital. Pagkabasa niya nung sinulat ni Russell, hindi makatulog. 2 araw hindi makatulog, landed in a hospital. Kawawa naman. Alright? Nabastos. Alright? Ano nangyari? Dahil may demokrasya, ni-recognize ni Frege that this was a legitimate concern. Alright? It was not just some foolish trolling. This was reasonable. This was a legitimate concern. Alright? Ganyan ang demokrasya. Nakikinig sa mga pangangatwiran. And so, ang ginawa niya, sabi niya, okay, because this is a legitimate concern, ngayon ako'y wala na sa ospital. Talagang na-ospital yan, ha?
it's not a joke. Sabi niya, okay, let me look into it. And so he gets to ask, what do you mean by the word set? This leads him to the question, what do you mean by the word meaning? Yan. This leads him to the discovery that there are classic theories of meaning. And of the classic theories, one of them is upheld by everyone, which is your ideational theory of meaning. Yung ideational theory of meaning, sabi niya, wala. Sabi niya, this is foolish. Ideas are private. Oh, siya nagsabi noon, hindi ko binanggit sa inyo, pero ngayon sinasabi ko na. Ideas are private, but words are public. Sabi niya, that's foolish. The ideational theory of meaning is foolish. Sabi ni noon, ni Frege. Hindi na natin pupuntahan yung mga ibang pinagsasabi pa niya. Basta importante, sabi niya, ay mali, yan. Kaya nga ngayon, ang tawag na nga natin, classic eh. Ideas are private, words are public. So you cannot say ideas are what the words name. Meron pa na na-discover si Frege. Ano pa? Na-discover ni Frege that if you have a sentence S, whatever it is, it has two dimensions. Remember? What are the two dimensions of any sentence? All right? First and foremost, the sentence must be meaningful. And then you can ask about the truth of the sentence only later. So, dalawa yung dimensions ng isang sentence. Alright? Ano yung dimensions? Ay di ito. On one hand, a sentence has meaning. And on the other hand, the sentence has truth. Oh, ay, yung binanggit ko na yan sa inyo ay si Frege yan. Now, focus on the meaning of a sentence. The meaning of a sentence indicates what? That you know the truth conditions and you know the falsifying conditions. Remember? Mimesis are borogrobes, meaningless. Nonetheless, when you say a sentence is true, you should have a list of all the conditions that indicate the sentence is true. Alright? Halimbawa, this table is brown. Well, check, it looks like the color of my skin, which is brown. Check, it looks like coffee, which is brown. Check, it looks like earth, which is brown. And you should also know the falsifying conditions. Alright? Halimbawa, ano yung falsifying condition? Well, it is blue, or it is red, or it has no color. Only when you know the truth conditions and the falsifying conditions can you say that the sentence is meaningful. Yan. Sino may sabi niyan? Idea rin si Frege. Akagaling. Alright? So, ano nangyari? By accident, ay nabastos si Frege ni Russell. By accident, he goes into the word set and goes into meaning of meaning and goes into classic theories of meaning and goes into ideational theory of meaning and then tells everyone, sentences have two dimensions, meaning and truth. And to mean something for a sentence, that means you know the truth conditions and falsifying conditions. Bago natin ituloy, ako'y magtatanong, alright? Ano yung tanong ko? Yan, lamang yung mahirap, alright? Lamang yung nagsasabi mahirap. O, may tanong ako. Ano yung tanong ko? Possible for a sentence to be meaningful if one only knows the truth conditions involved? So, yun ang tanong. Yes. To some extent, no. So, importante yan later sa mga usapan natin. Pero ngayon na lang, might as well, tatanong ko na. O sagutin nyo nga. Alright, kailangan natin itanong. Bakit? Eh kasi naubos na aking tsaa. Kukuha pa ako ng tsaa. Sagot muna kayo habang ako'y nakuha ng tsaa.
Uy, tigi siya agad. O sige, suntukan na kayo. To some extent, o nga naman, pwede rin, medyo. Medyo meaningful. Hindi naman siya absolutely meaningful. O medyo. Sige. Oop, lamang na. Lamang na yung no. Uy, humabol. Ah, talaga naman. Exciting to. Ah, naiwanan. Sige nga. Gusto ko sana magpatugtog eh. Kaso, wala ako nung record nun eh. Pwede kong kunin sa... Papatugtog ko sana yung ano eh, Big Bang. Mas gusto ko ang Big Bang ha, kaysa sa BTS. Ganun ba yun? Uy, may sumagot ng yes. Oh my God. Talaga? Okay. Nagbibiro lang ako ha, Mr. Yes. Or Miss Yes ha. Oh, lamang na yung to some extent. Ay, nasa na yung iba. Hindi necessary na ano ha. Sumagot kayo kasi I understand some of you nagtitipid ng data. And then some of you ay mabagal ang net. Okay lang yon. Okay lang yon. Sige, habang naghihintay ako, magkukwento ako. Laki ng problema ko eh, kaya ako laging hilo. You see, yung aking fourth generation teacher ako eh. Yung aking maternal grandfather, nagtayo ng school. Kulang-kulang na 5,000 na estudyante from kinder hanggang college. Tingnan yun, 1928, yung aking paternal grandmother, nagtayo na school. Konti lang diferensya, mas kukonti, mga 3,000, kulang-kulang na 4,000. Ah, hindi, mahigit na 4,000. Ay, nalulugi. Ay, sabi, bumalik ka na din eh, Eriko. At ikaw na mag-take over din eh. Nako, sakit sa kalooban. Pinaparesign na ako sa UP. Para daw mas mababa ang aking sweldo. Sus, Mario Sep. Alright. Lamang ang to some extent. Alright. Ito yung paliwanag. Balik tayo din eh. Alam nyo, kapag ang alam nyo lamang ay truth condition, yan ang kaso sa ating mga horoscope. Yung mga, di ba, meron kayong horoscope, kung ano-anong pinagsasabi. Yung mga prediction ng horoscope, in other words, yung mga prediction ng astrology, hindi astronomy, astrology. Yung prediction ng astrology, meron silang truth conditions, pero pagka ipo-falsify nyo, lagi ng kung ano-anong adjustment ang ginagawa, kaya lumalabas, hindi sila nagiging mali. Wala silang falsifying condition eh. Now, yung falsifying conditions naman lamang, alam ninyo, ang tawag dyan, negative definition. Kagaya ng ano? Kagaya ng soul. What is a soul? A soul is something you cannot smell. Alright? Ano pa? A soul is something you cannot taste. You cannot smell, you cannot taste, you cannot hear, you cannot, cannot. Alright? Di negative definition nga. Delikado, pagka negative definition. Sinasabi sa iyo kung, ay, hindi naman yung bastos yung aking boyfriend. Ay, hindi naman yung gago. Ay, hindi naman yung, ay, ano nga siya? Hindi mo naman masabi, naloko na. Alright? So, we will get back to that later, but this is the point. Dahil tiningnan ni Gottlob Frege yan ngang truth and falsifying conditions ng mga sentences, he stumbles upon this. What? Lumalabas pala na merong mga sentences na ano, simple sentences. Alright, ay alam na namin yan. Meron ding mga compound sentences, ay alam na nga namin yan. At meron ding complex sentences, ay alam na nga namin yan eh, ano ba naman. Alright, actually, yung emphasis dyan na nagpauso nga ay si Frege, ano? So merong simple, merong compound, merong complex. Supposing we have the simple sentence, this table is brown. Another simple sentence, this table is small. Another simple sentence, this table is a piece of panggatong, remember? Firewood. Okay. So you can now have a compound sentence, this table is brown, and this table is small.
All right? Sa mathematical logic, yung end, ang symbol natin ay inverted V. Bakit? Kasi ito yung end, ang tawag conjunction. Eh meron tayong or, ang tawag disjunction. Yung disjunction, kabaliktaran ng conjunction. Kaya ang ginagawa natin ay ito. Bakit? Kasi pag nilagay ko yung end ay ampersand, ay putay na kahirap baliktarin ang ampersand eh. Oh, ay di naloko na. Kaya hindi natin ginagamit itong ampersand. Ang ginagamit natin ay ito. Kasi mahirap gawin ito. Alright? So, babalik tayo dito. Now, pwede naman ang iyong sentence ay complex. This table is brown. Alright? And this table is small. And in addition, this table is a piece of panggatong. Alright? So, you have a complex. By the way, notice that any complex sentence you do, it will always be a compound. Alright? So, complex sentences are also compounds. But the point is, so now you have a complex sentence here. Alright? So, guess what? When you have a complex sentence, this table is brown, and this table is small, and in addition, this table is a piece of firewood, panggatong, the whole sentence itself can be either true or it can be false. Tama ba? Tama naman. Now, notice, if tingnan natin yung components ng sentence, there are three components. Which means, you can now see that there can be many possibilities. What will be the many possibilities? That all of them can be true, or all of them can be false. Alright? Now remember, since B can either be true or false, that's two. S can either be true or false. P can either be true or false. So what do you have? You have two choices times two choices times two choices equals eight. So in other words, there are eight possibilities from top to bottom here. Alright? Ito ngayon yung catch. Si Prege, if you remember, sabi nga natin, ang hilig ay mathematics eh. Alright? Prege, the mathematician. Eh ano ngayon? Yung mathematics interest ay always about functions. Remember, the functional relationship between your sine and cosine, between your tangent and cotangent. Alright? Remember your trigonometric tables? Alright? You look at functions. Sasabihin mo, pagka ang sine ay ganito, alright, ang tangent ay ganito, ang cotangent ay ganon, alright. So, tinitingnan nyo doon sa table yung tinatawag nating mga ano, correlations, alright. Sa mathematics, ang hilig natin ay ano, tingnan lagi ang mga correlations. Yan nga mga correlations na yan, yan yung nai-involve ang ano, yun yung sinasabi natin mga functions. Are. Yan. Mga functions, correlations. Alright? Correlations, functions. Yan ang interest ng mathematics. Ngayon, ang sinasabi ni Frege, aribagang true, false, na possibility ng ano, ng complex from left to right, na pwedeng magbago, ay dependent or correlated doon sa walong possibilities from top to bottom or bottom to the top. Sa mga tuwid, pag ito'y nagbabago, yun ang tanong natin. Pag ito'y nagbabago, ito ba'y magbabago rin? Or conversely, pag ito'y nagbago, ito ba'y magbabago rin? At ang sagot ni Prege ay obviously, may functional relationship. Bakit? Kasi pagka true lahat, ay obviously, yung buong complex ay true. Pagka false lahat, ay di obviously yung complex ay false lahat.
false din. And so merong correlation. All right? And so lumalabas na by accident na discover ni Frege, bakit na discover eh binastos ni ano eh Bertrand Russell eh. Frege discovers that you can actually analyze compound sentences as if you are analyzing trigonometric functions. In other words, all right, Frege calls attention to compound sentences, or if you like, compound and complex sentences. And he says, you know what? Compound and complex sentences can be analyzed using mathematical tables. All right? These tables are mathematical in nature. Why? Because they involve correlations. Because they involve correlations. Except that it is a kind of table that it has nothing to do with numbers, non-numerical. All right, but it still has to do with values. What kind of values? The value true and the value false. Nevertheless, merong correlation involved. Merong correlation or function involved. Yan. All right, anong pinag-uusapan? Compound or complex sentences. Pwedeng gamitan ng mathematical tables kasi they involve correlations and functions. Yan. Alright. Kagaya ng logarithmic tables or trigonometric tables, they involve some correlation, some functions. E ano ngayon kinalaman sa ating usapan? Remember, ang usapan natin is about arguments. Remember, ang usapan natin is about arguments, all right? So, arguments. Yan ang usapan natin eh. Anong gusto nating mangyari? Gusto nating sukatin ang mga arguments. All right? So, susukatin natin yung ating mga arguments, all right? We need to come up with norms by which we can measure arguments. Beyond, all right, remember, huwag kakalimutan, beyond, gusto nating ma-measure eh, beyond analogies. Beyond analogies. Yay! Eh, ano ngayon? Let's take one argument. What argument? Oh, sorry. Okay. If I am going to Spain, then I will need a passport. All right. I am indeed going to Spain. All right. Eh, ano ngayon? Therefore, I will need a passport. Done. Notice, this expression here is a paragraph. That's a paragraph. So, anong kinalaman ng paragraph doon sa ating pinag-uusapan kanina na compound or complex sentences? Anong kinalaman yan din eh? Kaya rin naman ng ating pinag-usapan, anong sabi natin? Truth tables apply to compound or complex sentences. So, anong kinalaman yung dalawa na yan? Well, put it this way. Alright, i-symbolize natin na. Nahirapan ako magsulat eh. If I am going to Spain, then I will need a passport. That's one sentence of the paragraph. Alright, indeed, I'm going to Spain. Therefore, I will need a passport. This paragraph here actually can be expressed as a compound sentence. How? All right, it goes this way. If it is true that if I'm going to Spain, then I will need a passport. All right. And it is true
that indeed I'm going to Spain, then I can say, therefore, indeed, I will need a passport. Oh, di ba? So now you have a compound sentence, or if you like, a complex sentence. And it can be this way. If you have one premise, you presume it to be true, and you conjoin it with another premise that you presume it to be true. All right? And you conjoin it to another premise which you presume to be true, and you conjoin all of them to so many premises which you presume to be true, then you can conclude that the conclusion must be true. Now, what are we saying here? In principle, what we are saying here is that all arguments can be transformed into compound sentences. All right, lahat. So, what applies to compound sentences applies to arguments. All right? Yun ang ating inaabtan. Yan. So, kung ang lahat ng arguments ay compound at ang compound ay pwedeng lapatan ng mathematical tables, hindi ang argument pwedeng lapatan ng mathematical table. So, gawin natin. If I am going to Spain, then I will need a passport. I'm going to Spain, therefore, I will need a passport. Pag tiningnan nyo, eto yung dating. If I am going to Spain, oh, sorry. So, one sentence, I'm going to Spain. Alright? Check. Another sentence, I will need a passport. Check. Meron pa bang ibang sentence? Wala na. So, dadalawa lang sila. Dadalawa lamang sila. Ngayon, dahil sila ay dadalawa lamang, ang ibig sabihin, ito lang yung combination na pwede. Parehong true. Yung isang true, isang false. O yung isa ay false, isa ay true. O pareho silang false. Alright? Apat lang ang pwede. 1, 2, 3, 4 na combination. Miski pa kayo ay magsumbong sa tatay ni Kristo, hindi nyo na pwedeng dagdagan yan. That's the logic of it. That's the form of it. Alright? Ngayon, ito. Ano yung unang sentence? Ano yung unang premise? The first premise, if I'm going to Spain, I will need a passport. Oh, edi yan, if I'm going to Spain, then I will need a passport. First premise. Ano yung second premise? Ang second premise, I'm going to Spain. Yan. Alright, edi I'm going to Spain. Problema ba yan? Eh, ano yung third premise? Wala. Kasundot na ay conclusion na. Ano yung conclusion? Are. Anong are? I will need a passport. So, premise, premise, conclusion. Alright? Dalawang premise, premises, isang conclusion. Now, itong fill in the blanks natin dito, anong mangyayari? Teka, baguhin natin. Yung fill in the blanks natin, ano mangyayari? Ay, di ganun eh. Total, meron na tayong value ng S, hindi na tayo pwedeng tumakas. So, true, true, false, false. Okay. Dini naman, true, false, true, false. Yan. Dito ngayon tayo. Tanong, can something true imply something true? Kasi nang basa dito, S implies P. Can something true imply something true? Ay, hindi na tayo magdidebate, no? Papayag na kayo sabihin ko, eh, syempre naman, true. Sunod na tanong, can something false imply something false? I will bet on the basis of my experience na ang isasagot nyo ay ito'y true. Yan. Ito ang medyo problemado ako.
can something false imply something true? Oh, tanong ha, tatanungin natin din eh. Dagdag uli tayo ng ano, tanong. Ano yung dagdag na tanong? Ito. A false sentence can imply a true sentence. Question mark. Yes. No. No answer. Sige nga. Anong sagot ninyo? Yes. Oh, kabilis. Talaga naman. Ang galing naman. Siguro ikaw ay estudyante ko dati. Biro lang. O ya, huwag niyong pakinggan yung sinabi ko. Uy, kayo naman o. Can a false sentence? Oh, nagkamali ako. Na-influensya yung sagot ninyo. Ay, si Prof. Jerry, mali. Oh, sige, kita na nga natin yung pattern. Ganito yan. Ay, baka ako'y namimiss nyo na ito. Balik ulit tayo dito. Ganito yan. Kilala nyo si Yao Ming, yung basketball player. May nagsabi, si Yao Ming ay pandak. Oh, ay di sabi ko, ay puta yun ah, kung si Yao Ming ay pandak, ay di ako nang pinakang gwapo sa balat ng lupa. Alright, parang ganito ang dating eh. Si Donald Trump ay honest person. Kung si Donald Trump ay honest person, ako na ang pinakamatalino sa buong mundo. Ano sinasabi natin? Kung totoong si Yao Ming ay pandak, ay naglolokohan tayo. Ay kung naglolokohan tayo, ay lolokohin ko kayo, ako na ang pinakagwapo sa balat ng lupa. Anong gusto nating sabihin? From something false, all right? Ako yung naging habitual na sa akin magsabing all right. From something false, what can we do? Para, ayaw ko na magsabi ng all right. From something false, you can imply anything. From something false, you can imply anything. Yan ang masaklap. So makatawid, from something false here, you can imply anything including what is true. So, sagot, something false can imply something true. Yan. Eto na ang mabigat na tanong. Can something true imply something false? Mabigat na tanong yan. Alright? Tanungin ko kayo. Oh, lamang yung labing isa. May sumugot na isa. Ano? Okay. Oh, balik tayo din ha. Tanungin ko kayo. Add a slide. O, ano yung tanong? A true sentence can imply a false one. Either say yes, no, no answer. Sige nga, ang sagot ninyo. Alright? Ang sagot nyo di yan. Hala nga. Oh. No. Ooh, no ka na. Talaga. Oh, huwag nyo ang pakinggan, baka ma-influensya kayo. Naloko na. Hindi ko pala na-share ano. Hindi ito. A true sentence can imply a false one. Alright. No, 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 no. Okay, balik na tayo dito. Lamang na yung no eh. Ganito. Hindi ko naman naipakita kanina. So ano ang sabi natin kanina? Ulitin ko. From a false sentence, you can imply anything.
From a false sentence, you can imply anything. So therefore, you can imply what is true from something that is false. Kaya yan, check. Ito ngayon ang ating pinag-uusapan. Can a true sentence imply something false? Now, balik tayo sa akin. Hindi, huwag na pala sa akin. Dito na lang. Dito. Yan. Tayo may isipan. At nilalagyan natin ng laman ang ating isipan. Alright? Maliban kung ikay tabogo. Biro na ako. Tayo ay may isipan. At nilalagyan natin ng laman. Ano nilalagay natin ng laman dyan? Yung ating mga beliefs. In other words, yung mga nilalagay natin dyan, kaya natin inilalagay kasi we believe them. Alright? You believe that this board is white. You believe that for all free falling bodies, F equals MA. You believe that whenever the sun rises, it rises from the east. These are beliefs in your mind. And of course, you believe them because they are true. Now, it does not happen that you go around skippity hop to the barber shop and you say, wow, something false. Oh my God, let me collect it. Oh my God, another falsehood. Oh my God, let me collect it. And another, oh my God, ang swerte ko naman. Ang dami-daming falsehood ilalagay. Hindi mo ginagawa yun eh. Eh, halimbawa, may isang falsehood. Ano yun? Halimbawa lang. I can fly when I wear my red cape. Oh. Ay, sabihin natin naniniwala ka dyan. Tapos inilagay mo dun sa iyong isipan. Oo, oh, ilagay ko din eh. Tapos kayo nag-inuman, you are intoxicated. Papunta ka ng dorm, lasing. Tapos, kung ano-anong lumalabas sa iyong isipan, they pop in your mind. One of those things that pops into your mind, I can fly when I wear my red cape kasi that's part of your memory. Ah, oh, tuwan-tuwa ka, eh, ikaw naman kasi intoxicated. Punta ka dun sa iyong dorm, pagkatapos, kinuha mo yung red cape mo, punta ka dun sa ibabaw ng Palma Hall. Tapos tumalong ka, I can fly! Naloko na. If you collect, whether you as a human being or just an animal, when you have a collection of falsehoods, you die. Probabilities are you die. Alright? Collections of falsehood kill. I will not explain anymore. So, when now you have a collection of truth, alright? A collection of truth. Let me repeat that. When you now have a collection of truth in your mind, this is true, this is true, this is true, this is true. Your collection of truth can be morphed, transformed into falsehood. Then, for practical purposes, you're collecting falsehoods. And if you're collecting falsehoods, then this is your future. You die. Alright? So, conclusion, something true can never imply something false. So, lagay natin, false. Hindi pwedeng maging totoo yan. False, 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 false. Alright, notice, dito lang siya false. This kind of sentence is only false when, ang tawag natin dito, antecedent. Alright? Antecedent. Ang tawag natin dito, consequent. Alright? That kind of a sentence is only false when antecedent is true, consequent, false. Consequent. Alright? Yan. So, dito lamang siya false. Okay. That's our mathematical analysis of that kind of sentence, of that kind of argument. Let's do another mathematical analysis. What? S, P. Alright? The only possible combinations, true, 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 false, 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 true, sorry. True, false,
Ano ba naman to? Mahirap magsulat ng, okay. False, true. False, false. Alright, those are your only possibilities. What's the first premise? S implies P. What's the second premise? P. What's the conclusion? S. Alright, teka nga. May buntot eh. Ayaw natin ng buntot. P. What's the conclusion? S. So, premise, conclusion. We already know how to fill in the blanks. True, false. Bakit? Eh, ito na nga yun eh. Yun. Alright? True, false. Ito naman. True, false. Okay, and then this is only false here. Sabi nga natin, ano? Only false when the antecedent is true and the consequent false. Elsewhere, it is always true. Now you can see exactly what's going on thanks to our mathematics. What mathematics? We use symbolic language and we use mathematical table. What do we now observe? As you can now observe, there's a difference. What's the difference? Oh, focus here. When all the premises are true, dito true, oh, lahat ng premises. Conclusion is necessarily true. You have no choice. Whether you're talking about eating or you're talking about swimming, does not matter what content. When all the premises are true, conclusion is also true. Dito, all premises true, conclusion true. Oh, anong pinagkaiba? Conclusion true. Eh, pero dito, meron din eh, all premises true, conclusion false. In other words, may lusot. Sa Tagalog, anong tawag din eh? Ang tawag dyan, may lusot. There's 50% chance may lusot. Alright, ito yung 50%, ito yung 50%. Dito, 100% walang lusot, kaya matuwid. Hindi ka makakaliko. 100% wala. Walang ano, walang lusot. Yan ang pagkakaiba. Alright? Pag ang iyong katwiran ay maayos, walang lusot. Kung totoo lahat ng batayan, tsak na tsak, matuwid na matuwid, totoo ang aabtan. Kapag ang iyong katwiran ay hindi maayos, pwedeng mangyari, totoo, lahat ng iyong batayan, pero pwede rin mangyari na hindi totoo ang iyong inaabtan. Alright? So, a valid argument. Sorry, ulitin natin. An argument is valid when by virtue of its form. How do you know by virtue of its form? We use mathematics, symbolic language, and truth tables. That's what it is called, truth tables. An argument is valid when by virtue of its form, when all, emphasize on all the premises are true. Why all? Because remember, we've already pointed out, from something false, you can imply anything. So if you only have one falsehood with your premises, you can imply anything. Huwag ka na lang mag-argue. So an argument is valid when by virtue of its form, when all the premises are true, necessarily, by virtue of form nga, necessarily, the conclusion is also true. Yan ang definition ng valid argument. And how do we know that? Kasi ginagamitan nga natin ang
truth table method. Alright, so that's our conclusion. Any question? Ngayon, i-relate nyo ito doon sa sabi nyo, alam ko kung ano ibig sabihin ng ano, ng magandang katwiran. Nagmamatch ba? Alright, kaya dapat pupunta tayo ng mathematics. Alright? This is our mission. What's our mission? Our mission, individually, ay to go beyond analogies. Alright? Beyond analogies. Now, this kind of technique, it's called the truth table method, application of mathematics. Truth table method is applicable for arguments with one all the way to an infinite number of premises. Alright? Whether you only have one or you have an infinite number of premises, applicable yan. Applicable lang ano, paggamit ng symbols at paggamit ng mathematical. Ay, mali pala yung symbol. Naloko na. Paggamit ng symbol, symbolic language, at paggamit ng tables. Alright? There you go. Ito nga ang ginawa natin. Yan, symbolic language, dinagdagan natin ng truth table. At dahil dyan, nalalaman na natin an argument is valid by virtue of its form when all the premises are true, necessarily the conclusion is also true. Now, ito si Bertrand Russell, mabuti na lamang at siya yan, binastos niya. Sino? Si Gottlob Frege. Kung hindi niya binastos si Gottlob Frege, ay di hindi na-invento yung mathematical logic. Kaya everyone, every once in a while, babastusin niyo ako, baka sumikat din ako, kagaya ni Gottlob Frege. Alright, hindi pa tapos, may huli na. Si Bertrand Russell, ang ginawa ni Bertrand Russell ito. Ang ginawa ni Bertrand Russell later, as inspired by Gottlob Frege himself, he tried to unify mathematics. How? He did another, he went along another path. He tried to unify mathematics into a single system using what? Using logical theory. Rather than set theory, he used logical theory. Yan. Anong ibig sabihin ng logical theory? Ang ginamit niya, rules of mathematical logic rather than rules of set theory. And he was successful. Alright? Out of this project by Bertrand Russell, manganganak yan ng kung ano-ano. At by the time you know it, umabot na tayo sa World Wide Web. Ang World Wide Web, ang internet, ay actually literally, traceable ang development dito sa Unified Mathematics. Hindi nyo alam yan, ano? O, ngayon, alam nyo na, sinabi ko. Alright? Kung wala nitong project ni Russell, malamang-lamang natagalan ng humankind bago maka-invento ng World Wide Web. Alright? Ay! Hindi ko naman na-share yung aking. Ulitin natin na. Kainis naman eh. Ito ang ginawa ni Bertrand Russell. Alright? Ginawa ni Bertrand Russell, he tried to unify mathematics on the basis of logical theory. Ano gusto sabihin ng logical theory? Ang ginamit niya, rules of mathematical logic rather than rules of set theory. At successful siya. Yung unification of mathematics ni Russell, maraming anak, pero saka na natin pag-usapan yon. But in the long run, that gave us, humankind, the World Wide Web or what you call the internet. Alright? Kung hindi ginawa ni Bertrand Russell yan, ay siguro hindi natin makikita yung World Wide Web. Pero, kung hindi naman nag-engage ng usapan si Bertrand Russell doon sa binastos niyang mama, si Frege, hindi rin niya siguro ginawa yan. At kung hindi naman ginawa ni Frege, hindi niya na-invento ang truth table method and therefore, hindi rin malalaman ni Russell kung anong rules
of inference that we now know today. Okay, sobrang daldal ko na, naubos na yung oras nyo. Magandang hapon po. Pasensya na, oh, ha, Miss Francine, ha, binalik ko na, nakita nyo na yung board. Okay, Fishman, sobrang na naman ang daldal. Kung may comment kayo, idagdag nyo rito. O kaya doon sa ating Google Classroom, ha? Sige po, gandang hapon po. May klase pa ako, eh. Philosophy of Science.